Magandang hapon po sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga mahal na OFWs. Comment po kayo kung nasaan kayo habang inaantay po natin ang iba para minsanan po yung ating explanation. Tita Dansky mula sa Firenze, Italy. Hello, Sir Demic Pabala ng RTVM. Hi. Oo. Puso-puso naman po dyan. Marami po kasi nagtatanong patungkol po sa 10,000 pesos na ayuda para sa ating mga mahal na OFWs na apektado ng COVID-19. Ibig sabihin, yung nawalan po ng trabaho dahil sa COVID-19. Kailan nga ba lalabas ang pondo? Sino po ba ang makakatanggap ng 10,000 pesos? At namimigay na ba ang gobyerno ng 10,000 para sa mga OFWs? Sino ang mga qualified? Sasagutin po natin yan. Si Islam watching from Kuwait. Ayan, bigyan ko lang po kayo ng update. Kaninang madaling araw ay may sinalubong tayo sa NAIA Terminal 1 ng mga kababayan natin repatriated from Kuwait. Sila po yung mga matagal na pong nakatenga sa shelter at may COVID-19 o wala man, regular tayong nag-repatriate. So regular repatriation yun. Hi, Joseph. Salamat. Okay. Tinatanong ni Ajim Mayon kung qualified siya. Unang-una po sa lahat, tama po yung balita na mayroong pong ayuda na 10,000 pesos para sa ating mga OFWs na nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. Pangalawa, hindi pa po tayo nagre-release ng ayuda. Okay? Wala pa po ito. Wala ito sa mga embahada o sa mga polo offices natin sa iba't ibang bansa. Hi, Miss Faye. Okay. Abu Jana Carrera. May nagre-reklamo sa shelter na OWA. Dikit-dikit daw galing Kuwait. Ayan, Abu Jana Carrera. Andito po ako sa OWA ngayon. Kanina po ay i-check-in na natin sila sa hotel. Kaya lang po sila nagsiksikan kagabi dahil po may curfew at hindi natin naidiretso agad sa hotel. Pero kanina lang po, sila po ay i-check in na po sa ating mga partner hotels, Abu Jana Carrera. Ayun po. So, sila po ay naka-check in na sa ating mga partner hotels. Kagabi lang po, holding area lang po. Temporary holding area dito sa ating OWA halfway home. Pero nasa hotel na sila. Nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan sa abroad. Di ba meron nag-viral na mga kababayan nating nagpunta sa embahada o sa polo office natin dyan yata sa Riyadh at nagkaroon ng komosyon, nagkaroon ng sagutan, sigawan. Huwag po muna tayong pumunta dahil wala po doon yung ayuda. Dahil po, katulad ng sinabi ni OWA Admin Hans Leo Kakdak, inaantay pa po natin ang guidelines. Guidelines kung sino po ang qualified na makatanggap nito, saan makukuha ang ayuda, at ano yung mga requirements. Itong ayuda na ito, itong fund na ito ay hindi galing sa OWA. Ito po ay galing sa pondo, congressional fund ito. Opo, dahil nga sa napirmahang bayanihan, To Heal as One Act. Okay? Ito po yung first time na joint partnership ng OWA at DOLE, Regional Offices. Kasi po, sa huling pakikipag-usap ko sa OWA-NCR, ang sabi, kung i-release man ng pondo, ang in-charge dito ay ang DOLE. Kasi ang fund ay hindi naman po galing sa OWA, congressional fund ito. Ang participation po ng OWA ay evaluation at approval ng kung sino ang makakatanggap nito.
Ulitin ko po, hindi pa po tayo nagbibigay ng 10,000 pesos. Wala pa pong release niyan dahil wala pa pong guidelines. Kaya wag tayong magpapaniwala na meron na ibibigay. Ang plano po dito ay yung pag-receive nung ayuda, iiwasan na po yung face-to-face contact. Kasi nga po, ayaw nga nating makontaminate o lumabas pa sa ating mga bahay-bahay dahil we'll be at risk of getting contaminated with this COVID-19, hindi po ba? So kapag matuloy na yung guidelines, may guidelines na, magiging online na po ang transaction. So magkakaroon po ng website kung saan mag-register at kung saan malalaman kung ano yung mga requirements, kung paano makuha ang ayuda. So online po. May nagsasabi sigurado na paano naman kami, hindi kami pamilyar sa online. So gagawan po ng paraan yan na ang bawat regional offices ng OWA at DOLE ay magiging aktibo sa Facebook para magbigay ng tutorial o magbigay ng instructions para mas mapabilis at mapadali. Ganoon po. So, pwedeng yung ayuda, pwedeng sa worker i-deposit sa kanyang account, pwede rin sa kamag-anak diretso. At ang mabibigyan po ng ayuda ay yung mga OFWs na nawalan ng trabaho dahil dito sa COVID-19. Ulitin ko po, wala pa po tayong requirements. So wala pa pong ipinamimigay na 10,000. Kaya nakikiusap po tayo sa ating mga OFWs. Konting pasensya po. Dahil ang gusto ni Secretary Bello, ang pinopropose niya ay ma-accommodate lahat. Mga direct hire, balik manggagawa, new hire, irregular workers, hanggat maaari, ma-accommodate lahat. Dahil po, yung pondo na ito ay kailangang i-manage. Dahil po, marami ang magiging recipient or beneficiaries. So, rest assured, ang ginagawa po ng ating Secretary, Secretary Bello III ng DOLE at ni Admin Hasdeo Kakdak, ma-accommodate po ang lahat. Yun po ang ating goal. Kasama po dyan syempre yung temporary and permanent loss of employment dahil sa COVID-19. Ayan. So, once again po, nananawagan tayo na huwag po muna tayong sumugod sa mga embahada o mga polo offices natin sa ibang bansa, mga mahal na OFWs. Wala pa po dyang pondo. Dahil wala pa pong guidelines, wala pang na-release. At sana naman po, wag din nating awayin yung mga kasamahan natin dyan. Dahil sila po ay nag-aantay lang din po ng instructions. Melyu, paano pag nasa Dubai, Italy, opo yun, antayin po natin yung guidelines, yung proseso. Hopefully by next week ay mayroon na po. Ayun, kasi marami po nag-message, sinasabi nga na patula pa yung pondo, ano ba, kailan ba lalabas yan. Naantay po natin yung guidelines. Pag lumabas na po yan, tuloy-tuloy na po. Oh, si Brian Pugado, tinatanong niya, ngayon naman po, kung halimbawa lang, hindi kayo pasok doon sa qualification dahil iba po yung rason kung ba't kayo nawalan ng trabaho, mayroon pa pong ibang meron pa po ibang programa, okay? Meron pa ibang benepisyo na makukuha sa OWA o kaya po sa DSWD or DOH. Basta po yung 10,000 pesos na in-announce na ayuda para sa mga OFWs affected nitong COVID-19, antayin lang po natin yung guidelines. So, konting pasensya lang po muna. Makipagtulungan po tayo at huwag po tayong makipag-away sa ating mga kasamahan dyan sa OWA, sa polo offices, at sa embahada. Ayun lamang po. Maraming salamat. At i-update ko po kayo from time to time. Ingat po ang lahat. Nestlene Mahila watching from New Zealand. Salamat po. God bless us all.